Alright guys, ngayon ay mag-vlog na naman tayo. Gagawa tayo ng kalabasa bar. Kalabasa bar. Bumili po ako ng kalabasa. 50 ang kilo. So, isang kilo po ito mahigit. Itong dalawang ito. So, ngayon guys, gagawin natin siyang kalabasa bar. Kalabasa bar ang gagawin natin. So, ito guys. Ito yung ating kalabasa. Iluluto lang natin to. So, tapos bumili ako ng asukal. Brown na asukal. Tapos, yun nga guys, bumili rin ako ng nyug. Kasi kailangan sa kalabasa bar may nyug. Tapos guys, bukas, gagawin ko po itong banana cake. Kasi dahil nga birthday ng aking binan bukas, gagawin ko siya ng banana cake. So, bumili ako. 30 lang ang kilo ng saging na to. So, bumili ako ng banana cake. Dahil 50 ang gagawa tayo na bukas ng banana cake. So, ito guys. Gagawin ko tong kalabasa bar. So, gagawin ko yung kalabasa bar. Guys. Tapos, bumili ako ng harina guys. Itong harina na to, 45 po ang kilo. Bumili po ako ng 1 kilo. Tapos ito guys, gagawa ako ng buche na gamit itong bigas. Glutinous rice flour ang binili ko. Tapos bumili po ako ng sesame seeds. Sesame seeds po ang binili ko. Ito guys, halagang 15 lang. Halagang 15 lang po ito guys. Ayan. Ayan po yung ating sesame seeds. Titingnan natin kung ilang piraso magagawa natin, guys. Dito. So, ayun, guys. Dahil nga bukas, birthday ng aking biyanan. Ang aking biyanan ay mauna. So, bukas ba or next day po ata? Ayun. Oh, parang, hindi ko matanda. Parang sa susunod na araw. So guys, so gagawa tayo para sa pinag. So ayun, start na tayo guys. Proceed na tayo sa paggagawa ng kalabasa bar. Pwede rin kamote bar. Pero mas gusto kong gawin ngayon yung kalabasa bar. So guys, gumastos lang po ako dito bali na sa dito sa kalabasa bali na sa 150 lang ang gastos ko guys kasi 50 plus yung asukal. Yan. Ito na guys, babalatan na natin siya. So, balatan natin to para masaya. So, ayan guys, binabalatan po na ito. So, may aka na balatan guys. Yan. Mas okay kasi sa akin guys, pag ganito yung binabalatan ko. Gusto kong ginagin may hiwa-hiwa na para mabilis. See guys. Gusto ko yung ganito. Tapos na tayo magbalak. Matatapos na tayo magbalak. So. Tapos guys, i-steam na natin to. Steam natin yan. So, taglag ko na lang yan. Steam ko lang to guys para hindi masyadong masabaw pag ginawa natin kamote bar. Ayan po ang purpose ng aming pag-i-steam. So guys, isasalan ko ito. Okay guys, luto na. Hiwain na natin. Ay, dudurugin na natin siya. Ayan. Durugin na natin. So, mabilis lang durugin paglutong-luto, guys. Ayan. So, sabi lang natin yung mga nadurog natin. Maganda po kasi pag na-steep siya, hindi siya masyadong matubig. Hindi siya masyadong matubig.
matamis po yung kalabasa, guys. Tapos guys, inalagay lang natin ito pag naliwa na natin. Palan tayo ng marami para dudurugin natin. For sure, mabilis lang talaga siya ngayon madurog guys, kasi malambot na malambot po yung ating kalabasa. So, palita akong merienda. Nagagawa ako ng merienda at ate. Eh, palita akong merienda. No. Mabilis lang siya kasi guys, ayan, so mabilisan lang, mabilis lang ang ating pagduro. Nagagawa ako ng merienda. Ate, nagbibinta po siya ng merienda. Nagbibinta si ate ng merienda. Palitaw. Ayan. So, ayan, guys. Super mabilis na lang siyang durugin. Kasi maganda yung pagkakaisip sa kanya, guys. Ating kalabasa.
Tapos guys, ilalagay na natin tong ano, tong ating niyog. Ilalagay na natin siya para i-mix natin guys, para masarap yung kanya. Ang tawag dito guys, kamote bar. Ay, hindi kamote bar. Kalabasa bar. Kalabasa bar. Pwede rin kamote bar. Pero kamote. Ito kalabasa. So, kailangan talaga marami siyang hinug kasi para masarap po yun. Kaya, so, busin natin to guys, para tapos ilalagay na natin yung asukal. Ang ating asukal, ilalagay na tayo ng asukal. Kalahating kilo lang ito guys, so ubusin natin ito kasi ang kabuti bar talaga matamis. No. Ay, tapos guys, pag sa mga social po, kalabasa candy po ito. So, ayan po yung ating Pino for today. So, ilagay lang natin ito. I-mix muna natin kasi ito bago natin isalang sa ating kawali. I-mix muna natin ito para makita natin kung ano yung kanyang, ayan po yung itsura niya guys. Guys, ililipat na natin dito sa kawali. Ayan yung ating kawali. So, natin na itong isasalang sa apoy. Ayan na guys. Atin lang itong halu-haluin para magpantay yung kanyang kulay.
medyo patagal lang ang lutuan dito, guys, kasi hintayin natin to para lumapot. Ayan. Upang umabango na po ang amoy nito, guys. Ayan. Kailangan lagi nyong haluin para magpantay yung kanyang lasa. Hintayin natin ito na lumapot talaga siya. Ayan, guys, nagbabrown na siya. So malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Maingay na po ngayon, guys, kasi may klase na ang mga bata. So guys, masarap ito mamaya. Para tayong yung mga bata talaga, oh, maingay na sila, guys, kasi nga may klase na siya. So yun, kangalay lang po yung paghahalo niya, guys, kasi ano, talagang kailangan mga macho talaga yung naghahalo ng ganito. Kasi nakaka sorry. Ayan na, guys, so kumukunti na siya, tapos mabango na yung kanyang amoy. Hindi nyo na malalasahan na kalabasa dahil nga sa kanyang amoy, guys. Super bango. Super, super bango po yung ating nilulutong kalabasa bar. Ayan. Haluin lang na haluin para hindi siya masunog. Hanggang mag-sticky na siya. Hanggang mag-sticky na siya, guys. So, ayan. Super ingay lang. Ayan na, guys. Luto na siya. Mahanginan ko ani ko nito matigas dito. Oh, tanggalin mo muna 'to. Ilagay ko muna 'to kay matigas. Ako naman. Ayan na, guys, ang ating yeah. Inilisan lang natin kasi para pantay yung kanyang lapad. Kailangan kasi wala kasi akong tray, kaya dito lang sa tangkalan ko nalagay. Tapos mamaya hiliwain. Mas makapal kasi din. So, ayun, guys. Mabilisan lang ang pag-ano dito, guys, kasi titigas po ito. Tapos, pag tumigas na, saka na natin hihiwain ito, guys. Ayan, flat na po siya. Ayan lang po ang paggawa ng tamo, diba? Masarap siya, guys. Tapos mamaya, pag umano na siya, guys,
Ate na siyang ha-happy na pinin. Super yum yum yum! Ayan. Ano lang po ang aking kamote. Tapos, kabila naman. Ayan. Tapos, dito naman. Kailangan pantay na kanya. Ayan. So, ayan. Mahayaan lang natin siya dyan. Para... Ayan po. Tapos guys, ayan na siya. Lapit na siyang matuyo. Ganyan lang po yan. Kailangan mabilisan nyo pong yan para hindi siya matuyo agad. Kasi ayan guys, kung mapapansin nyo, matutuyo na siya. Ayan. Masyado siyang mabango ba guys? Hindi na siya halatang kalabasa. Super sarap na ng amoy niya at yung lasa niya. Ang ginawa namin guys, tamang-tama lang yung lasa kasi kami lang naman ang kakain nito. So, hindi naman siya pambinta guys. Kasi kung pambinta siya guys, kailangan natin tamisan kasi sa itong pagkain na to, para talaga to sa mga bata. Kasi, kalabasa candy po ito. Pero sa amin kasi, kalabasa bar ang tawag dito guys. So, ayan. Ito na nga po yung ating kalabasa bar. Ayan po. Ubuhatin ko lang guys. Ayan siya. Oh, diba? Napakaganda ng pormahan ng ating kalabasa bar. Ayan. Tapos, pwede natin siyang hati-hatiin sa ayon sa gusto natin pagkakahati sa kanya. Dahil pagkain na naman natin siya, guys. So, ayan guys, super sarap niyan. Tapos, tomorrow guys, ang gagawin ko naman, banana cake. Banana cake naman tomorrow. Yun guys, kailangan lang, unting halaga lang naman po ito. Pag gusto nyo po magluto ng ganito, hindi naman po ito magastos. Kasi ang kakailanganin lang, kung may nyug ka na, at may kalabasa ka na, ang bibilhin mo na lang guys, asukal na lang. So, gagastos ka lang ng 50, kalahating isang kilong kalabasa, kalahating asukal. Hindi ko pa nga naubos yung asukal guys. Ayan, yun yung asukal. So, kailangan lang natin ng creative talaga tayo guys. Lalo na siguro kung may mga anak kayo, pwede na itong pagkain ng mga anak niyo guys. Bukod sa, guys, gulay pa ito guys kasi kalabasa to. Kesa hindi po ang kakainin ng anak niyo, mas maganda po ito ang gawin niyo guys, kalabasa. Ayan. Tapos guys, pwede rin po ito sa handaan guys. Pwede nyo itong gawin na kalabasa cake or kalabasa ating sakalan. So, ayan. Super duper yummy na po yan guys. Ayan. So, hihintayin lang natin siya na mag-brown. Dahil pag natuyo po ito, nagiging brown na siya, light brown. So, hintayin lang natin siya guys na medyo matuyo siya. Ayan. So, ayan na po ang ating... Dito ba na mas makapal? Dito po hindi ba siya. Ayan na guys, iniwan na natin siya. Napakaganda po ng ating kalabasa bar. Ayan po yung ating kalabasa guys. So, hiwain pa natin dito. Hiwain pa natin siya dyan, guys, para talagang masarap. So, ayan. Ayan po yung ating... Akala ko ba birthday mo nung linggo? Ayan. So, ayan na po yung ating finished product ng kalabasa bar. Ayan na siya, guys. Napakayami po ng ating kalabasa bar. Ayan. Guys, napakasarap nito guys. Pag may mga anak kayo, hindi po ito alat ang kalabasa. Ayan. So, maganda to pa sa mga bata guys. Pag mag-aaral pa naman yung mga anak nyo ngayon, pwede po ito guys, pambaon.
So, ayun guys, tapos na tayo sa ating menu for today. Ayan po ang ating kalabasa bar. Ayan na po guys, nahiwa-hiwa ko na guys. Bagong kaalaman na naman sa kusina ni Leonida GTV. Ayan, kamote bar, good for the, ano po ito guys. Mabitamins po ito dahil kalabasa po ito. Tapos sumyog. Kaya guys, ano, gawin nyo na po ito para sa mga anak nyo guys, para makatipid-tipid kayo sa baon dahil pasukan na ngayon, face to face na ng school ngayon. Guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Shout out ko muna ang aking kaibigan na si Elbes Nitora. Paki-subscribe naman po ng kanyang channel, paki-pindot na rin po ng aking notification para updated kayo sa aking mga videos na i-upload. So guys, paki-pindot na rin po sa aking asawa na si Gilbert Ambulo. Salamat ng marami. Hanggang sa muli. Ito guys, thank you very much. Ayan na po yung ating kalabasa.